Binuksan ng pabango ang mga paa ni Jesus. Pagbasa mula sa aklat ni Juan, Kabanata 12. Anim na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betanya, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote na mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo. Ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ito ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, "Bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan." Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Ngunit sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo siya, hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong pare na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapan ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Hari ng Israel." Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito. Gaya ng nasusulat, "Huwag kang matakot, lungsod ng Sion. Masdan mo, dumarating na ang iyong hari, nakasakay sa isang batang asno." Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad. Ngunit matapos na si Jesus ay muling mabuhay at maluwalhati, naalala nilang ganoon nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Kaya't gayon nga ang nangyari. Pinamamalita naman ng mga taong kasama ni Jesus ang ginawa niyang muling pagbuhay kay Lazaro. At iyon ang dahilan kaya siya sinalubong ng napakaraming tao. Nabalitaan nila ang himalang ginawa niya. Kaya't nasabi ng mga Pariseo, "Walang nangyayari sa pagsisikap natin. Tingnan ninyo, sumusunod pa rin sa kanya ang lahat. May ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba." Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, "Ginoo, nais po naming makita si Jesus." Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sumagot si Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito.
Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon, ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig iyon ng mga taong naroon kaya't sinabi nila, kumulog, sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinasabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Sinagot siya ng mga tao, sinasabi sa kautusan na ang Kristo ay mananatili magpakailanman. Bakit mo sinasabing dapat may taas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao? Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutin ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayo'y maging mga anak ng liwanag. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila nanalig sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ipinahayag? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias, binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso upang sila'y hindi makakita ni makaunawa ang kanilang mga isip. Baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya ng tungkol kay Jesus. Gayunman, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang nanalig sa kanya, subalit hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseo na baka sila itiwalag sa sinaguga. Mas ginusto nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan sila ng Diyos. Malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig sa aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita nang mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
kaya't ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Wala akong ibang itataas kung hindi ikaw, Panginoon. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon, dahil ikaw ang nagbigay